Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nyo aayusin o itatama yung maling information sa national ID nyo or sa e-fill ID. And kung paano palitan yung nasirang papel o nawawalang e-fill ID. Isa ka ba sa nakakuha ng papel, e-fill ID, nung nag-register ka sa National ID Center or PhilC Center? Pero na-realize mo, merong mali sa pangalan, sa address, sa birthday, sa marital status, kung single ba, married, and so on. Merong paraan para mabago yan. Puntahan nyo lang tong website na to sa PhilC's registration. May kita nyo, merong nakalagay dito, updating center. Pwede nilang i-update yung mga information na kailangan baguhin. So meron sila sa outside Manila, and of course meron din sa NCR within Metro Manila. So, i-ready nyo lang yung mga supporting documents. So, first of all nga, yung valid ID na ginamit nyo nung nagparehistro kayo. Next is yung supporting document. Bakit nyo papalitan? So, for example nga, from single to married, so, dapat meron kayong marriage certificate. Or nagkamali yung birthday or pangalan mismo, dadalhin nyo naman yung copy ng original PSA birth certificate. Kung address naman, pwede kayo magdala ng proof na lumipat kayo dito. Pwede nga yung real estate certificate ng condo nyo or yung Meralco na merong billing address. And syempre guys, dadalhin nyo nga yung lumang e-fill ID or transaction slip na meron kayo. Kung nakapili ka na ng PhilC Center or National ID Center na pwede mong puntahan, dalhin nyo nga lang yung mga documents na sinabi ko. And same process lang naman guys, pag-fill up lang kayo ng form, magkakaroon ng fingerprint and photo. Pero kung hindi na ginawa yun, edi mas maganda kasi kailangan lang talaga i-verify yung mga documents nyo kung bakit kailangan yung baguhin. So for example nga, nagawa nyo na guys, binigyan na kayo ng e-fill ID or bagong transaction slip, diba? Ang gagawin nyo naman para ma-check after 2 to 3 days, punta lang kayo sa e-verify ng PhilC's website or National ID Verify para ma-check din yung information nyo sa server online kung tama. Meron ngang QR code yan, no? So, gagawa na lang ako siguro ng ibang tutorial. I-scan nyo yung QR code dito. I-check nyo yung information kung na-update na nga ba sa system. Maghantay lang kayo ulit. Baka mabagal lang yung pag-update ng server ng PhilC's or National ID. Yun lang guys. Sana nakatulong yung video. Kung may tanong kayo, just comment down below or you can message me in Facebook. Please like, share, subscribe kung hindi pa. I really appreciate yung support nyo guys. Yun lang, maraming salamat. I will see you in my next video.